Matagumpay na ginanap ang Voice of Youth Expand ngayong taon sa 1000 Missionary Movement Campus Silang Cavite. Sa pangunguna ng Diyos, ito'y naghatid ng mahigit 100 tao sa pagbabautismo, ang balitang hatid ni Marisol Cañete. Matagumpay na isinagawa ang programang Voice of Youth Expand ngayong taong 2022. Kagalakan ng naranasan ng bawat dumalo sa gabi-gabing pangangaral, Youth Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division o SSD Pastor Ron Henibago ang tumayong tagapagsalita na ginanap sa loob ng 1000 Missionary Movement Campus Church. Ito'y nagsimula noong ika-apat hanggang ika-walong araw sa buwan ng Abril. Layunin ng programa ang ipaabot sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang pag-asa at pag-ibig ng Diyos. Humigit kumulang 600 katao ang dumalo at karamihan sa mga ito ay kabataan na nagmula sa iba't ibang distrito ng Cavite. Sa gabi-gabing pakikinig ng lektura, ganun din namang naranasan ang pagpapala ng mga tagapakinig. Ipinakita sa akin ng Panginoon na ang programang ito ay dapat hindi kaligtaan yung mga ganitong pagkakataon. Ang impact nito sa akin ay napakalaki. Nakita ko yung aking mga pagkukulang at yung mga dapat ko pang gawin. Sa huling gabi ng programa, marami ang tumugon sa panawagan na tanggapin si Jesus bilang Diyos sa kanilang buhay. Para doon sa mga nakapakinig, patuloy kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Konti lang, 5 topic lang, 5 paksa lang ating napag-aralan. Continue to study the Word of God. Araw ng Sabado, 9 ng Abril, ay ginanap ang Mass Baptism sa Adventist University of the Philippines o AUP. Humigit kumulang 105 tao ang nagdesisyong magpabinyag o tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Nakinig ko po yung mga salita ng pastor kanina, parang naiiyak ako. Yung pag-aano nila, pagsasalita, parang may pag-asa pa sa buhay. Kasi nung una po kasi wala akong pag-asa sa buhay. Tunay ngang nagbunga ang panalangin ng bawat isa sa naganap na pangangaral, hindi lamang tayo ang nakaranas ng pagpapala, kundi pati ang mga nakinig, sumubaybay, mas lalong higit ang mga taong nagdesisyon na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ako po si Mirsel Cañete, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News.